Hi Libra, welcome po sa ating channel. At ito ang inyong monthly kabay tarot reading for your career and money ngayong June 1 to 15, 2024. Para po ito sa inyo, Libra, first half of the month of June 2024, June 1 to 15, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirit's Guide, I need 3 cards po, career and money po ni Libra ngayong June 1 to 15, 2024. Spirit's Guide, I need 2 cards po. Message siya po sa career and money ni Libra ngayong June 1 to 15, 2024. Okay, Libra, ngayong June 1 to 15, 2024, this is for your career and money. May nakita ko ditong unexpected message na agad yung binigyan ng aksyon, reaksyon. This is movement also. Pwedeng ang dumating is news ha, or information, or mail, email, ganon. Tapos you are moving forward. Nakita ko dito na mahal nyo ang inyong trabaho, ang inyong kaperahan. May nakita ko dito na may love interest dito sa kasamahan nyo sa trabaho. Tapos, pero mag-ingat kayo ha, kasi may nakita ko ditong may tao na may balak sa inyong masama. Yung may panluloko, fraud, manipula, meron din. And, very sneaky ito, nag-o-observe siya sa inyo. Kung ano yung, kasi itong card na ito is gusto niyang may kunin sa inyo. Ganon, yan yung mensahe. May taong may gustong kunin sa inyo, okay? And ayun, may usaping small business din dito sa inyong, okay. Kung may ingay po na mga bata, pasensya na po kasi bakasyon ngayon. So hayaan natin sila kasi positive energy yan, okay? Okay, yung dumating sa inyo, it might be an opportunity kasi changes yun eh. Kung tatanggapin mo siya o kung tatanggapin mo itong opportunity na ito, magkakaroon ng changes. So, sabi dito, be flexible. Adapt slowly by using versatility. Versatile, compromise, adaptation, and change, etc. Be flexible in your methods and winning. Soon or later,
later, okay, soon or later, luck comes to everyone. Wow, so claim nyo to. Don't spend everything at once. Kung may binigay sa inyo na blessings, such as pera, huwag nyo po daw gastahin lahat. Oo, mag-save po daw kayo. Okay, may lucky card dito. Spirit's guide, ano po ang energy ni Libra ngayong June 1 to 15. June 1 to 15, 2024 sa career and money nila. Pasensya na po kung may paos kayo sa ngayon ako. Paos kasi kayo, ako ngayon. Kaya sobrang sinisave ko yung boses ko. And the clarification po. May nakita ko ditong disharmony. So this is the clarification of your card here. Okay. So this is the clarification of your card here na may yung tao na maluloko, mahilig magmanipula, yon. It might be, alam niyo kung sino yan kasi nagkaroon ng disharmony dito. At paghihiwalay ng pwedeng paghihiwalay ng isang partnership, business partnership, pwede. Pwede din na kaibigan mo dyan sa trabaho, na hindi kayo nagkibuan. Oo. Na hindi nagkaroon ng balanse, pwede din hindi nagkaroon ng balanse sa inyong kaperahan. Ah, I see. Sa past pala ito. Pwedeng sa past ito, ha. Yung naisip mo na very... nagbigay ka ng time and effort sa taong ito, sa trabaho na ito, pero na-waste ang time mo kasi hindi nagpatuloy. Okay? Tapos, paitampuhan talaga sa kasamahan nyo dyan or separasyon, may ganap na away. So, ang sabi po ng card dito, mag-connect po daw kayo sa inyong intuition, Libra. Mayroong sikreto na hindi mo pa alam. Sabi po, may sinasabi ang inyong intuition, so connect kayo sa inyong intuition. Kung hindi niyo pa alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, okay, panoorin niyo po yung May 18 or 19 na video kasi diniscuss ko doon kung paano mag-connect sa inyong intuition. Okay? Mayroong sikreto na hindi mo pa alam eh. Marahil kung na-feel nyo na nagkaroon kayo ng alinlangan, yun ay may sekreto na kailangan nyong malaman. Kaya, yung intuition nyo, nakipag-connect talaga sa inyo. So, listen to your intuition. Kasi, kung makipag-connect ka sa inyong intuition, hindi kayo mapapahamak dyan. Makikita mo kung sino yung hindi totoo sa inyo, kung ano yung sekreto, at ituturo niya kung saan ang tamang daan patungo sa success, yun. So, this card asks you to trust your intuition. Okay? So, it's time to communicate and connect to your intuition. Ano pa? Naging impatient ka dito eh. May hinihintay ka mensahe o isang tao. Pero may darating naman na mensahe dito kasi lumabas naman dito. Pwede naging impatient ka sa isang tao or sa isang bagay, sa isang sitwasyon na nagdesisyon ka na hindi mo masyadong pinag-isipan kung karapat-dapat pa. So kung wala pang ganap na desisyon, so kailangan niyo yung konkretong plano, isipin niyo kung karapat-dapat ba iyan. So kung ang concern niyo is delay, sabi po dito na kailangan habaan ng pasensya. The universe is trying to show you something. Baka may na-miss kang opportunity. Okay? So, use your time wisely. Intindihin
hintayin, at make yourself busy. Use your time wisely, okay? Habang hinihintay nyo itong delay na ito. Spirits guide, career and money po ni Libra ngayong June 1 to 15, 2024. Ano po yung possible blessings na ma-receive ni Libra sa career and money, June 1 to 15, 2024. Okay, kailangan din ng pagbalansa dito. So, pinapush ka talaga ng cards mo na balansin ang iyong emotion, balansin ang oras sa trabaho, sa pamilya, sa sarili, balansin ang inyong kaperahan, alagaan ang inyong trabaho, ang inyong negosyo. Okay. So, dalawang card na po nagsabi dito na may tension po. May ganap na away. Tapos, kasi tungkol ito sa isang tao na naging irresponsible sa kanyang responsibilidad, sa trabaho, sa kaperahan. And may advice po ang card dito. May paalala po ang card nyo dito na save money. Okay? Don't spend everything at once. So, save money. May parating sa inyo na pera. Expected nyo to. And nagsabi dito, dalawang card na po nagsabi na save money. Okay? So, this card asks you to save money and control on overspending. Kailangan ng pagbalansa dito sa kaperahan. Okay? Pwede din pagbalansa sa pag-spend time mo sa trabaho. Pagka-over na yan, sobra. Okay? Ano pa? Dalawang card na po nagsabi ha, na inga, 1, 2, 3. Tatlong card na po nagsabi dito na kailangan nyong ingatan ang inyong kaperahan kasi may nakita ko dito materialism. Okay? It might be materialism and it might be overspending sa trabaho. Nakikita ko kasi dito na sobra kang nag-focus sa paggasta ng material na bagay. Nagkaroon din ng insecurity kasi walang time sa trabaho na sobrang focus sa wealth and possessions. Yun yung sabi ko sa inyo kanina, so lumabas na naman. So pinupush talaga ng cards nyo na kailangan ng pagbalanse. Instead na mag-focus po daw kayo sa emotional and mental stability. Kailangan nyo mag-relax at makinig sa inyong intuition. O, ilang beses na lumabas dito ha? Connect to your intuition. Okay? Ano pa? This is controlling of behaviors eh. Kailangan controlling nyo yan. Kasi yung, like for example, itong na-receive mo malaking pera, resulta yan sa inyong pagiging masipag. Tapos kung hindi nyo alagaan yan, mababaliwala yung time and effort na nag-spend ka sa nakaraan. Diba? Sayang naman. So, save po. Save po. Don't spend everything at once. Save po. Okay? Spirits guys, ano po yung challenges na ma-overcome ni Libra sa career and money nila ngayon June 1 to 15, 2024? Kasi nakita kong blessings dito is may pera na taparating sa inyo which is expected nyo. For example, sweldo. Oo. Kailangan lang po daw na pagbalanse at tamang pahinga. Okay, so ano yung challenges? I see.
Yung challenges na ma-overcome nyo po, Libra, is gusto nyo sumuko ng dahil sa nagkaroon ng delay. Diba sabi dito na habaan ng pasensya, make yourself busy. Use your time wisely. Intindihin, habaan ng pasensya. So, ito yung challenge sa inyo. Pwede din naging impatient ka sa isang tao. May nakita ko dito matigas ang ulo, ha? Oo. Ang naang siyang dahilan nagkaroon na na-stress kayo. So, this is a clarification of your card here. Na may tao na matigas ang ulo. Ay, see. May humihingi ng time sa inyo dito. Kasi sobrang busy nyo daw sa inyong trabaho. May humihingi ng time sa inyo. Sabi po ng card, huwag po daw kayong mag-surrender. Huwag kayong sumuko. Kaano man kahirap yan. Yung trabaho mo dyan. Move forward. Take an action. And I see. Some of you na-stress kasi may ayaw nyo ng competition eh. Ayaw nyo ng rivalry. Pero may tao talaga, itong taong ito, gusto nyo makipag-rival sa inyo. Siguro, kasi nakita nila yung potential mo eh. Marami ka nang naabot, kaya mo lahat, ganun. Kasi matalino kayo. And nagkaroon ng struggle. Di ba may nasabi ako na away, hindi nagkibuan, nagtampuhan, oo. Nagkaroon ng struggle o conflict sa workplace mo, pwede sa tao, pwede sa trabaho. Basta po, nagkaroon ng rivalry with sa inyong co-workers dyan. Yung naiirita ka sa kanya. Huwag kayong mairita kasi baka ugali niya yan na makipag-compete sa inyo kasi gusto niyang maabot yung naabot nyo. Kasi, bakit kaya ni Libra na gawin itong mag-isa? Ganon. For example, yan ha. So, makipag-compete ako sa kanya. Kasi mas magaling ako sa kanya. Ganon. May ugali. May tao talagang ugali. May tao talagang ganyan. So, hayaan nyo siya. Huwag nyo i-accept yung energy niya kasi hindi kayo yan. Okay? May ganap talaga na away. Baka kailangan ng honest conversation dyan. Okay? So, kung ayaw niya, kung hindi siya open-minded, then huwag niyong pilitin. Oo, put boundary kung kinakailangan po. Kasi, hindi maganda ang kanyang energy eh. Baka ma-absorb mo, nako. Okay. Yung pilit niya ginagaya yung strategy mo. Like for example, nag-apply ka ng isang posisyon. Tapos nag-apply din siya. Nakala mo kaibigan siya, pero ganun din, na nagtaka ka, bakit siya ganyan? May tao talaga ganyan. Hindi niya kilala ang sa kanyang sarili. For sure. Gusto niya lang na mapatunayan sa kanyang sarili. Yung iniisip niya lang yung sarili niya. Gusto niya patunayan sa sarili niya, kaya niya rin na mahihigitan niya pa yung na-achieve mo. Okay? So, maraming experience yan ha. Iba-iba tayo ng experience sa ating buhay. Basta po, may tao na pilit niyang kunin ang inyong na-achieve. Pwedeng pera to, pwedeng idea, pwedeng position. Okay? Pwedeng ginagaya ang inyong negosyo kasi patok sa masa. Ano? Ginagaya. Actually, sa mundong ito, puro gaya eh. Pero, ang akin is sanay magkaroon ng healthy competition. Normal kasi yan ang competition. Sanay magkaroon ng healthy competition. Pero yung pinili ng taong ito is unhealthy eh. So, put boundaries kung kinakailangan po. Kasi, hindi maganda ang kanyang energy. Okay? At saka, ayun. Accept nyo na lang na meron talagang ganyan na tao. Oo. So, be flexible kasi may changes na kailangan ma-adapt nyo. Okay? Tapos, alalahanin nyo yung ilang beses na lumabas dito, pinupush ka talaga.
I'm sure sa intuition niyo rin, yan din ang sinasabi na do not spend everything at once. Okay, magbigay panahon sa na humingi ng time dito. Okay? So that is your reading, Libra, for your career and money ngayon, June 1 to 15, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.